Hello mga lods, welcome back ulit sa ating panibagong YouTube tutorial. For today's video tutorial ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-capture ng GLA key. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa, mag-capture na tayo. Unang gagawin lang natin is mag-download at install itong app na ito na pang capture ng GLA key. Bali, maglalagay na lang po ako sa description sa baba ng link para ma-download at ma-install nyo yung app. So after nyo ma-download yung app, punta lang tayo sa file manager natin, then punta lang kayo sa download folder nyo. On my case, punta lang ako sa folder ko kung saan nakasave yung app. Ang app na ito is, ang name nito na lalagay ko is JTV Capture. So install ko lang. Install. Okay, click na natin yung open. Then click natin yung get started. Continue. Then skip lang natin yung mga lods. Okay, itong play button na to na green sa taas, yung may 1, click lang natin yung mga lods. Allow lang natin yung permission. Then dito sa search bar, click hanapin lang natin yung Giga Life. Then click natin yung Giga Life. Then sa connection request, click natin yung okay. Then pag may nakita na kayong square na red button dito sa right side, minimize lang natin yan. Click home button. Punta tayo sa Giga Life app natin. Open lang natin yung Giga Life app. So, pag may nakita kayong ganyang error record, invalid SSL certificate, then close lang natin yung mga lods. Click close. Then home button. Balik tayo dun sa capture app. Then may 11 siya na na-capture. Click lang natin yung itong 11 captures na to. So kung makikita nyo, marami siyang na-capture na SSL, pero no data yung iba. Itong may nakita tayong TCP na may 7.5 KB na file size. I-open po natin 'yan. So halimbawa man po, minsan po kasi meron na nangyayari na pag open mo ng capturing app at ng Giga Life app, hindi agad-agad siya naka-capture. So ulitin niyo lang 'yung process. So on my case, once lang na ginawa natin at lumabas agad 'yung itong file size na may 7.5 KB. So pag nakita nyo na yan, click lang natin yan. So ayan na mga lods, makikita nyo na yung GLA key sa upper left part ng ating screen. So para makopy yan, click lang natin yung decode as, then click nyo lang yung raw. Then click nyo lang yung mismong key. Then copy. Then paste nyo lang kung saan yung gustong i-paste, sa notepad or whatever. Then paste. Then after yung ma-paste mga lods, balik lang tayo dun sa capturing app, sa JTV Capture. Balik lang tayo doon. Then
click lang natin itong arrow na back. Then stop lang natin yung process niya. Click lang natin yung itong square na red button. Click lang natin para ma-stop yung mismong app. So, ganun lang kadali mga lods na. So, comment lang kayo kung medyo nahirapan kayo. Try ko i-reply kayo. So, ganun lang kadali mga lods. Please share, like, and subscribe na lang mga lods. Maraming salamat sa panonood. Peace out.